Sa iba pang balita, sinagot ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang naging pahayag ni Senadora Laila De Lima hinggil sa pagiging sunod-sunuran o mano niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. May report ang aming kasama ang si Marita Muahe live. Salamat, Princess. Nagbigay kahapon ng ilang mga pahayag sa Senadora Laila De Lima patungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa stabbing incident na naganap sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Ito ay yung naunang pahayag ni Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II na maaaring may pagkakasangkot umano itong si Senadora at maging si Senator Trillanes tungkol dito. Pero nilinaw din naman ni Secretary Aguirre na hanggang sa ngayon ay itinuturing nilang hearsay ang mga ito. So ngayon, para po linawin ang lahat, makakasama natin live si Secretary Aguirre para po may paliwanag niya yung side niya tungkol dito. Pero bago natin siguro hingin yung pahayag niya tungkol dito sa pinakasitwasyon sa reaksyon niya kay Senator De Lima, tanungin muna natin siya dun sa pinakalatest update na Secretary, meron daw pong criminal charges na recommendation ang National Privacy Commission patungkol sa pagfa-file laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Natanggap niyo na po ba yung report tungkol dito, Secretary? Actually, Marita, this is the first time that I heard of that supposed case to be filed against Chairman Andy Bautista. So, as of this time, since we have not read it, we really could not comment on that particular news item. Okay. So ngayon po, dun sa nabanggit ko po kanina, gusto po sana namin kunin yung reaksyon ninyo dun sa naging pahayag ni Senator De Lima na si Pangulong Duterte daw mismo at yung kanyang mga operators ang nasa likod ng pagkakasaksa kay JB para takutin daw to na mag-testify laban sa kanya. Actually, sa totoo lang, true to character ni Senator De Lima, wala siyang ginawa kundi magkaroon naman ng magbintang, mag-name calling, calling me despicable lying bastard, a chronic liar, and a Secretary of Justice without balls. So, alam po ninyo, alam natin na kung sino ang mayroong motibo na patahimikin si J.D. Sebastian. Hindi po ba nag-iabang pa si Senator De Lima na kung bakit yung ibang mga drug lords ang pinatetistigo niya dyan, bakit hindi niyo patistiguhin si J.D. Sebastian? Mm-hmm. Na alam niya siguro na malapit to sa kanya at hindi titistigo sa kanyang laban sa kanya. Pero apparently, talagang napakalaki ng kasalanan niya si De Lima kahit mismong yung kanyang kaibigan, si JB Sebastian, ay tumistigo laban sa kanya. So, walang ginawa yan si Senator De Lima, kundi mag-name calling. Wala namang pinipresenta kahit katiting na ebidensya yung sa binibintang niya. Anong ebidensya ang pinapakita mo, Senator De Lima, tungkol sa pagkakasangkot namin ni Presidente Duterte na upang gusto namin patahimikin si JB Sebastian? Ikaw ang mayroong motibo na patahimikin si JB Sebastian sapagkat alam mong maraming nalalaman si JB Sebastian. Pero Secretary, sabi po niya, hindi niyo daw po inaako yung responsibilidad nung stabbing incident na ito na kinasangkutan nga ni JB when it happened during your watch. Ba't ko aakuin yun eh? Alam naman natin na ang View Corp po ay hindi isang attached agency lamang namin at ang aking authority lang dyan ay supervision. Wala po akong control dyan and it is under the leadership of our administration of the Director General. Kaya po kahit command responsibility ay hindi ko maaaring gawin yan. Ang dapat akuin niya kung ibabalik natin sa kanya yan, ay mismong siya ang pumupundan mo sa Bucor na noong 6 na taon ng kanyang panungkulan ay nag-proliferate ang illegal drug trades, mga binabayaran ng mga special privileges katulad ng pag-transfer o paglabas, pagbisita, lahat yan may bayad. Tapos nagkakaroon pa dyan ng mga concert. So, paano mo may explain yan, Senator De Lima, na noong kapanahonan mo yung nangyayari yan?
So, kanina po, Secretary, bago tayo mag-live, nabanggit po ninyo sa amin yung update kay, latest update kay Matubato? Ah, yes. Hindi ba itong si Matubato ay inakusan niya ng isa sa kanyang mga biktima ng frustrated murder sa Digos, Davao. Ngayon, napag-alaman namin na meron ng findings o tapos ng resolution dyan sa kaso niya against Matubato, and we were told that there was a finding of probable cause already, and the resolution was already released, and the case could be filed against Matubato anytime in the Regional Trial Court of Davao. Okay, so yan po mga kaibigan yung mga pahayag ni Secretary Justice Secretary Aguirre patungkol nga doon sa mga umano'y salita ni Senator Leila De Lima patungkol pa din doon sa bilibid incident, stabbing incident. At yung pinaka latest update nga po yung maaring may mag-file na ng kaso kay Matubato doon po sa mga nangyaring pagtatangka na naganap po sa Davao. So yan po muna yung ating pinaka-latest update mula dito sa Department of Justice. Binihahanda na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga isasampang kaso laban kina Senadora Leila De Lima at dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan at iba pang sangkot sa illegal drugs. Plano rin ipa-freeze ang ilang mga bank account na nabanggit sa pagdinig kahapon sa Kamara. May reporta aming kasama ang si Waywaya Macalma via phone patch. Princess, matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa Kongreso, ay susunod na hakbang naman na ginagawa ngayon ng Department of Justice ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Leila De Lima, dating Undersecretary Francisco Baraan, Ronnie Dayan at iba pa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ito na ang susunod nilang gagawin ay ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga sangkot sa illegal drug trade na nangyayari mismo sa loob ng New Bilibid Prison o MDP. Isa sa mga kasong balak isampa ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ngayon ay kanila pang pinag-aaralan din kung pagkasamahin na lang nila ang mga kaso sa bawat individual. Pero kanilang tiniyak na malakas ang kanilang ebidensyang hawak para madiin nga sina De Lima, Baraan, Dayan at iba pang sangkot rito. Paglilinaw naman ni Secretary Aguirre na importante na ma-establish ang koreksyon ni Ronnie Dayan kay De Lima dahil ito'y kailangan sa korte at bilang dating kalihin ng Justice Department ay dapat alam niya ito at ang dahilan nito lalo't siya ay isang abogado pa. Dati kasi dito kasi mapapatunayan kung bakit labas-pasok si Dayan sa loob ng MDP. Pero bukod dyan ay balak din ipa-freeze ng DOJ ang ilan sa mga bank accounts si Dayan kung saan idinadeposito ang mga nakukolekta umano'y drug money. Dagdag pa ng kalihin, marami pa silang tinitignan na bank accounts at posibleng umabot pa ito sa bilyong piso ng mga transaksyon na nangyayari sa loob ng MDP. At may initial information tayo, Princess, na posible nga maglabas ng lookout order si ang DOJ laban nga kina Dayan at De Lima. Pero antabayan natin yan kung ito nga ay nailabas na ang order niya, itong lookout order para nga sa dalawa. At ito'y ayon nga kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Harap si na Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ang dinidiin niya sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid na si Senadora Leila De Lima. Nangyari yan kanina sa pagdinig sa budget ng Department of Justice at yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa budget hearing ng Department of Justice sa Senado kanina, nag-face off si Senator Leila De Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. I have psyched myself today and to forget momentarily about the pain that I'm experiencing right now, seeing my former institution being used as a weapon in the continued vilification against me. But as I said, I'm going to be very civil today, very professional. I would like also to assure the good senator, former Secretary of Justice, that we'll not be using the office of the DOJ to persecute anybody. We will just be applying the law.
That is your opinion, Secretary. Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Presida Acosta, bakit nag-aabogado para sa drug lord ng Bilibid ang PAW, gayong dapat abogado sila ng mahihirap? Yang mga witnesses na yan, represented by your PAW lawyers, nagqualify po ba sila dun sa indigency test? Preso po yung dalawa na yun eh, kaya wala pong trabaho yun. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already, that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. Sa pagtatanong din ni De Lima, inamin ni Aguirre na hindi nakakapagpulong kahit isang beses ang DOJ Committee on Extrajudicial Killing dahil hindi pa kumpleto ang naitatalagang opisyal para rito. Matapos ang pagdinig, kinamayan ni De Lima ang ilang opisyal ng DOJ pero hindi si Aguirre. Sinabi naman ni Aguirre sa media na hawak nila ngayon ang isang dating security ni De Lima na taga-deposito at taga-withdraw umano nito ng pera sa banko. Yun nga lang, hindi umano masabi ng witness ang lahat ng detalye tungkol sa amanoy account ni De Lima. Ayon kay Aguirre, kailangan pa nilang palakasin ang kaso laban kay De Lima bago isampa sa korte. Mga 300,000 lang. Pero kanina sa nakapangalan pa rin ba kayo dinaposit? Pag nagdi-deposit, naka-sobre. Pag ang withdraw, naka-sobre. Binibigay na lang ng banko yung withdrawal na 300,000. Kung ikaw man ang nasa katayuan ni Senator De Lima, hindi mo naman ilalagay sa pangalan mo yun eh. Sabi ni Aguirre, sa pagdinig sa Lunes, sa harap na ang high-profile inmate na si JB Sebastian, na sinabi ni De Lima na minsan nang naging government asset. Sabi ng ilang testigong inmate, nakita nila noong ilang beses pumapasok sa kubol ni Sebastian si De Lima noong Justice Secretary pa ito. Pero ayon kay De Lima, na once or twice, yes, napapadaan po tayo dun sa sinasabing kubol ni Sebastian. Pero hindi po ako tumatagal doon at hindi po ako solo na nandun na ako lang. Kasama ko siya o ibang Bilibid officials. May buwelta naman si De Lima sa inmate na si Engelberto Durano na nagsabing binigyan niya noon si De Lima ng 1.5 million pesos na nakasilid sa naka-gift wrap na kahon ng sapatos. Di raw kilala ni De Lima si Durano at tinanggi ang naturang insidente. Na yung Durano pa lang yan, I think is no longer in the active service pero pulis siya. Napaka-corrupt daw pong na pulis yan. Taga Danao daw po yan, Danao City. And relative daw po yan ng Pangulong Duterte. I'm having it verified. Sabi ni De Lima, hindi rin niya kilala si Jed De Vera, na sa pagdinig sa kamera ay ipinakilala umano ni Sebastian na pamangkin niya. Sa iba pang balita, limang testigong inihanda ng Department of Justice ang humarap sa pagdinig ng kamera paugnay sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Kabilang sa humarap na testigo ang dating security aide ni Senadora Laila De Lima na si Junel Sanchez. Sa kaniyang sinumpang salaysay, inilahad nito ang malaking kinalaman ng Senadora sa umano'y drug trade sa Bilibid at pagkakaroon din umano ng relasyon ni De Lima at ng dating driver nito na si Ronnie Dayan. Ang detalye sa report na aming kasama si Joy Gumatay. Inabot ng 12 oras ang ikatlong araw ng pagdinig sa mababang kapulungan patungkol sa talamak na kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Sa 13 testigo na inihanda ng Department of Justice, 5 lamang sa mga ito ang naipresenta ni Secretary Vitaliano Aguirre III na kinabibilangan ng dating security aide ni Senadora De Lima na si Junel Sanchez, ang police convict na si Engelberto Durano, ang nagpakilalang asset ng CIDG sa Bilibid na si Nonilo Arile, ang intelligence officer na si Jerry Valeroso at ang murder convict na si Joel Capones. Bagaman hindi lahat ay ginantimpalaan ng immunity, nanumpa ang mga ito na pawang katotohanan lamang ang kanilang mga binitawang pahayag sa pagdinig. Naging mainit ang interpelasyon ng mga mambabatas sa mga testigo, partikular kay Sanchez at Durano, gayong matindi umano ang kanilang mga sinumpaang salaysay na nagdidiin na mayroon ngang kinalaman ang noong Justice Secretary Leila De Lima sa naturang krimen sa loob ng kulungan. Ang pahayag ni Sanchez ay umikot sa pagpapatunay na mayroon ngang relasyon si Senadora Leila De Lima at kanyang dating driver na si Ronnie Dayan. Inilarawan pa nga nito ang 2 sex videos ni De Lima at Dayan na kanyang napanood na nakarecord mismo sa cellphone ng dating driver.
Si Engelberto Durano naman ang nagpatunay ng koneksyon ni Dayan sa pagpapasimula ng kalakaran ng droga sa Bilibid. Ayon kay Durano, siya mismo ang nagpakilala kay Dayan sa kanyang kaibigan na si Jeffrey Diaz alias Jaguar, isang big-time drug dealer sa Cebu. Dagdag pa niya, nagagawa ng mga itong makapagbenta ng 4-8 kilong shabu kada linggo na minsan ay umaabot pa ng hanggang 50 kilo kada buwan sa loob ng Bilibid. Dito ay kumikita sila ng milyong-milyong piso na sa huli ay ginamit nilang paraan upang makapag-ipon ng sapat na pondo para sa pangangampanya ng ngayong Senadora Leyla De Lima. Bago matapos ang pagdinig na pagdesisyonan ng mga mambabatas na magdeklara ng contempt of court laban kay Dayan, matapos itong hindi magpakita sa kamera sa kabila ng pagsasampina sa kanya noong ikalawang sesyon ng pagdinig. Dahil hindi niya inintindi yung aming subpoena issued, which was received on October 1 by siguro sa periodiko, sa radyo, sa telebisyon, sa lahat ay alam na siya ay pinatawag na namin pero hindi pa rin siya sumipa. Bagaman ilang beses na banggit ang pangalan ni De Lima at Dayan sa pagdinig, binigyang diin ng House Committee on Justice na ang layo ng kanilang komite ay maamyendahan ang ilang batas na umiiral sa bansa upang maiwasan ang kalakaran ng iligal na droga sa loob man o sa labas ng kulungan sa hinaharap. Amendment on anti-wiretapping law, amendment of Bucor. Remember, we modernized Bucor 2013. I think it needs some amendments. Siguro yung AMLAC matters. Siguro kailangan na maglagay tayo ng mga amyenda rin dyan. Sinuspende naman ni Congressman Umali ang nakatakdang pagpapatuloy ng pagdinig sa araw ng Biyernes bilang tugon sa hiling ni Secretary Aguirre na ituloy na lamang ito sa Lunes. Una ay upang mabigyang daan ang budget hearing ng Department of Justice sa Senado at upang masiguro ang presensya ni J.B. Sebastian, ang tinuturing na prime witness ng DOJ sa investigasyong ito sa ika-4 at pinakahuling pagdinig ng Kamara patungkol sa kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid.